his computer. Okay. Introductions muna tayo. Welcome to Summer Komikon 2021. Ang ating tema for this year ay Sani Puwersa. Ito ay mga tungkol sa mga creators na gumagawa ng anthology. Ngayong araw ay we are joined with yung mga creators from the group Section 6. Pakilala naman kayo. Edward, ikaw na mauna. Sila na lang muna. Alphabetical. Alphabetical. Alphabetical daw. Daya. Sige. Si Edward Echavez. Pangalan ko kasi sa Facebook, Wade. Wade Besica. Yun lang. Ano yung ginawa mo? So parang ginawa ko pa lang sa na indie sa Comic-Con yung slash na ongoing pa rin ngayon. Bounty na parang one issue ko lang ginawa. Ano yun? Bounty. Meron din ako nun Hindi ko lang alam kung nasa. Pero makaba na yun, hindi ko lang rin yun. Yun lang. Encanto. Ayun, Encanto. Ayun, Encanto. Collab natin ni Collab namin ni JP. Sinusunod? Jonas. Jonas. Hindi nagsalita si James para mo. Ako si... Alphabetical nga JP. Oo nga pala. Ako si Jonas Lechuga. Ang creator ng Bulas na na-feature sa Sulyap 2 Comics Anthology. Tapos binibenta ko rin siya noon as indie. Tapos ongoing pa rin siya pero to be announced and to be disclosed. Yung kanyang continuation. Hindi pa alam kung kailan matutuloy. Pero matutuloy. Yun lang. Oh, JP. Ako si JP Palabon. Creator ng Puso Negro, teaching good values through bad conduct, tsaka marami pang ibang mga comics. Ayan, ito. Wanted Serial 7, Wanted Sinner 7. Wala ako. Pero mga kung ano-ano lang. Hey. Tapos, lahat kayo member ng originally Section 6 comics. So, paano kayo nagsimula yung Section 6? Sino gusto na magkwento? Ano na lang? Si Edward. Sabi ko, ikaw na yung kasama. Ay, ako ba? Kala ko, ako na lang. Wala kasi dito yung mali. Wala dito yung promoter nun Oo. Ang promoter nun, si RJ Bakay. Shout out. Shout out to RJ. Kasama pa namin nun yung pa naming classmate at barkada si Lee Batula. Mag-a-klase kayo, bale. Mag-a-klase kayo sa isang school. Ang section namin ay Section 5. Hindi, Section 6 So, doon ang galing yung pangalan, Section 6. Yun yung section nyo. Nung high school, college? College. Hindi kasi kami matalino Hindi kami na Section 1. Mag-a-klase kami. Mag-a-klase kayo. Anong course at anong university kayo galing? Anong course daw tayo? Bachelor, ano ba? Inter? Advertising. May fine arts. Fine arts. Advertising. Sa UST. UST. Mga ano pala kayo, mga religious persons pala kayo. Mga tampalasan kami. Mga tampalasan kami. So, paano nyo naisip na gumawa ng comics anthology nyo? First off pala, tungkol saan yung comics anthology na Section 6? Kasi, ako na lang nahihiyaan. Huwag kayo mahiya. Tayo lang naman tatlo, apat yun nandito. Kasi sa UST, merong CIPAD Week, yung Fine Arts Week. Tapos, yung classmate namin noon, syempre pagka bata ka, may likas sa mga anime,
Eh, alam naman namin, mahilig na kami sa anime. Nag-drawing na kami nun. Oh. Yung si RJ, sabi niya, maggawa daw kami ng comics. Tapos magtinda kami sa Sipad Week. Sipad Week ba yung ano? Parang, ano yun? College Week. College Week ba yun? Di ba parang may anime event din dun sa USD? Yun ba yun? Ay, sa tapat nung high school. Yun sa tapat nung high school. Ah, dun ba tayo? Tumasino ta ako yata yun. Ayun, ay, yun ba yun? Tumasino ta ako ba yun? Eh, hindi. O tako din? Basta ganun. Ganun yun. Magazine yun. Oo. Basta yun. Oh, basta yun. May org na ano, may org na nag-organize. Ah, may org na nag-organize. Tapos doon kayo nagbenta. Tapos gumawa kami ng yung pro. Kasi kaya pro yan. May classmate kami noon na ano, mahilig magsabi ng pro tuwing naglalaro kami ng Dota o di kaya. Sabi niya, pro! Gaganon siya. Kaya naging tagline na lang yung pro. Kung hindi kami pro, bano-bano namin yan. Sige, pag-usapan muna natin yung naunan yung ginawa. Tapos ito, lumabas to sa doon nga sa otaku something something event sa UST. So sa UST ito unang lumabas. So, for disclosure, nabili ko to nung nag jury ako. Panel. Ay, oo nga pala. Nag-jury ako. Tapos hindi ko matandaan na hindi ko siya binayaran. Doon tayo sa kwento nila. 20 pesos lang yan. Hindi mo pa binabayaran hanggang ngayon. Mataas na yung ano niya, presyo niya, nag-inflation na yung 20 pesos. Ako na lang ata. 20 pesos lang yan? Eh. Ikaw na lang ata may ganyan eh. 20 pesos lang pala yung ano natin dati. Oo, di ba? 20. Bakit 30 pesos yung nakalagay dito? Oh, mali. May mga inconsistencies sa mga kwento nyo. Hindi, ano yung Section 6 at ang binili mo noon. O sabay-sabay na yun. O baka sabay-sabay na. Ko, eh. Kano yan? 50 pesos. Uso pa noon nilalagay. Basta may utak pa sa amin na 20. May gulang pa. Grabe naman 20. Oo. Grabe naman 20. Anyway, usap, yung sa pro, ano yung mga, yung influence nyo dito, basically, manga. Oo. Anime. Manga. Manga. Kita naman sa cover, oh. Drawing me and JP. Drawing me and lahat. Drawing JP. Maglag pa yung arak to. Ano, ako muna. Sige, okay. Ikaw. Yung, eh, yung influence ko dyan, kasi nung, yung time na yun, ang palabas, ano eh, Bleach, Naruto. Tapos may naisip ako, yung Bleach kasi 'di ba tungkol sa mga ano, Shinigami, mga Grim Reaper. May naisip ako kwento tungkol doon. Kaya 'yun yung ginawa. Noong time na 'yun, hindi ko pa alam kung anong style lang may ang sa drawing ko, naghahanap ako ng style diyan. Edward. Tungkol sa ginawa mo dito, ano bang ginawa mo dito? Omni-slash. Ako yung title yan. Halataan naman kung saan galing. Ano? Kung saan inspired yan. Saan? Saan? Para sa mga hindi nakakaalam. Oo. Oh, para sa mga ano, sobrang... sige, sobrang fan ako nung Final Fantasy 7 niya. Kaya yan yung mismong ginawa kong title. Hmm. Pero malayo naman siya sa meaning nung... rip-off yung pinagkuhanan kong words. Bakit ba 'yung slash? Saan galing 'yung omni slash? Yung slash kasi talaga 'yan. Slash lang talaga 'yun 'yung power, 'di ba? Yung tapos 'yung omni kasi parang 'yun 'yung madaming parang, power. Oh, ultimate slash. Madaming power. Kasi omni nga eh. Parang technically 'yung omni slash parang perfect na slash yun. Parang gano'n. Pero hindi yan yung attack ni Cloud. Oo, hindi yan yung attack ni Cloud. Oo, hindi yung attack ni Cloud. So, bali yung title na nilagay mo sa pro, yun yung tinuloy mong title individually na rin.
Oo, parang yung ginagawa ko ngayon, prequel nun, yung ginawa kong yan. Ah. Saka, ano, yung ginagawa ni Edward College, ano pa siya, high school pa siya niyan. Oh, tagal na niyan. Ilang libro na yun? Ito siya lang yung nandito eh. Dalawa lang ganito dito. Dalawa na. Kalima ka na ba, Alin? Kapal to. Pangatlo pa lang. Ah, pangatlo. Hindi ko pa nga napiprint yan eh. Yung ginagawa kong chapter ngayon, ano, pang-four na yun. Ah, so nakapaglabas ka na ng tatlong volumes. Hindi. Dalawa pa lang. Dalawang volume. Pero siguro may pangatlo ka na, hindi mo pala napiprint. Oo. Wow. Ready na nga next, yung last year yun eh, kung may comic con. May ginawa ka bang ibang title dun sa section 6? O omni-slash lang talaga? Okay lang. Meron ba? Hindi mo ba ginawa Ergize? Hindi. Puro slash lang. Hindi, ano yun? Bounty yun. Yun yung bounty pala. Ay, si Ergize yung bida. Si Ergize bida. Oh, ikaw, Jonas. Ano ba yung nandun sa pro? Ang nandyan ata yung Colosseum. Colosseum. Mali pa yung spelling. Mali pa yung spelling. Hindi, ano yan? Sinadya niya daw yan. Oy, hindi ah. Nakulang sa kanya yan dati. Sadya daw yan. Tapos meron pa akong, ano yung bago yan, kasi addict din ako noon sa Bleach tsaka sa One Piece. Tapos anong ginawa ko noon? Balete Shaman. Ano? Shaman? Shaman? Yung rip off ng Shaman King. Balete Shaman. Balete Shaman. Balete Shaman. Basically, yung face na yan is yung college na mahilig sa anime at manga face pa. Oo. Na yung tournament to, no? Tournament. Tournament. Oo. Oy! Hindi ko na maalala yung drawing na yun ah. Epo, meron pang... Ayun, galing. Parang Ghost Fighter to eh. Wow. Maganda yeah, drawing ni Jonas noon pa eh. Hindi ko na ma... Hindi ko ata na-save yung mga pages nun eh. Anyways, yun. Parang yeah, mas... Nakalagay pa oh, to be continued. Oo, oh, may ganyan. Kinontinue ba to? Hindi. Ano yan, mga path to self-discovery. Hindi pa alam kung anong gustong gawin talaga. Gustong gawin. So, from pro naging section 6. Bakit kayo nagpalit ng pangalan from pro? Eh, pro na nga. Tapos kasi section... naalipadbaran na kami sa pro. Bakit nga ba? Kasi lagi natin naririnig. Oo, oh, naalipadbaran na kami sa pro. So, itong section 6 issue 0, saan yan nilabas? Saan nga ba yan? Doon pa rin. Sa naalala nga pa? Di. 2006 siya lumabas. Nakalagay. Buti nilalagyan nyo ng date. Oh, tama yun. Yung iba kasing mga comics walang date. Eh. Hindi ko alam kung kailan lumabas. Ito nakalagay 2006. Tapos meron ba kayong pin-up ni Eric? Oh, gawaan pa ni Eric yan. Oo, si Eric. Sobrang galing. Hindi pa nabayaran yan. Hindi pa namin nabayaran yan. Pinakain lang ata ni ni RG. So malamang si Eric nito kagagaling lang ng Palawan, mga first time. Oo, oh, mga first time niya dito. Manila. Maraming salamat, Eric. Kahit ay, ganun. Eric. Oh! Galing-galing mo. Tapos yung cover niya pa rin lang. Oo, oh, si Borge Sinaban. Oo. Oh. All maraming star salamat. Maraming salamat. Kahit di ka namin ba. Hindi rin bin. Kasi mga kakilala ni yan, si yeah, RJ Jay. Kasi tambay sa Tok Pinoy sa DeviantArt. Oh, yun. Yeah. Oh. Si JB. Alin? Ano yan? Ano yan? Ayan dito. Ayan. Ay! Si Edward. Akin yan. Oh. Ikaw yung yan. Ganda. Ganda yung style ginawa mo dito. Yun. Tama so, dyan yung style, no? Kanina nyo, saan nyo nga ito binenta? Sa si Padrick, alam ko eh. Hindi, nalala ko yan. Saan yan? Pinusin pa natin yan sa Mangaholics eh. Ah, sa Mangaholics. Ay, nilalak ko natin. Oo. Oh. hindi kayo nag-label. Binenta tayo sa Mangaholics. Nagpunta kayo ng Mangaholics, tapos binibenta nyo ito. Oo, oh, sa mga ano lang, mga kakilala na ano, na pag-usapan na before. Ah... Hindi naman kami nag-ano, hindi kami nag-alako na ano na may table ba tayo? No? Wala tayong table nun. Big time yung Mangaholics. Paano ba tayo nag-alako? Mangaholics ko ba ito nabili? Siguro sa comic book. Baka sa bayanihan na.
makamayanihan na. Nag-reprint ba kayo nito? Hindi pa. Hindi tayo nag-reprint. Oh! So malamang sa Mangaholics ko to nabili. Oo, oh, baka. Oo, siguro. Ay, nandiyan pa yung Kylie, oh. Liga si RJ na. Yung pakilala mo nun, eh. Oo, si RJ. Si RJ yung maraming contact. Kasi nung panahon na yun, sobrang, well, hindi pa masyado nagbo-boom yung Facebook. So, oh, karamihan ng mga artist noon, nasa DeviantArt. Nasa Talk Pinoy. Tapos, meron dong chat room, Talk Pinoy. Kung sino-sino nagpupunta doon, mga sikat. Mga sina Art Germ. Sina Lenin Yu. Ako kung nagpunta si Linil doon, hindi ko nakita si Linil doon. Pero may mga nagpupunta iba artist doon. Mga napapadpad. Si Art Germ napunta dun eh. Nabuta si Art Germ. Nakita ko si Art Germ dun one time. Tsaka si... Yung isa yung Pilipino. Si Pinoy. Si El Pinoy. Kaya akala ko Pilipino. Tsaka si Scrotum Nose. Yun, no. Si Scrotum Nose. El Rapid Pinoy. Blade. Sino ba yung si Rapid Blade? Si ano... Si... Si Renion. Si Rapid Blade. Wala si na ba yun? Wala si Blue Hazard. Na. Yan. Ang bakit? Butterski. Ano pa ba? Pansin ko ito, nag-iba na yung style nyo talaga totally. Ako pa, iba-iba naman talaga ako. Ikaw, alam ko pa, iba-iba kayo. Pero, sino yung gumawa nito? Ito si RJ. Anong ginawa mo dito, Jonas? Yung kamukha ni Bolas na tao. Sino yun? Yung mukha tao lun. Ano tong page na to? Samurai Banjo ba yan? Yung ano kay... Ay, oo, yung kay Banjo ata yan. Yung Banjo ano, yan. Ano tong page na to? Black lang? Black lang. Wala. Na-knockout yung character kaya black. Ito kanina tong Legarda. Ay, Kaylee. Black, okay. Sa akin yan. Sa'yo ba yan? Oo. Ay, iba ba yung Kaylee? Ano nga ba yung Kylie? Legarda, Lee. Kaya... Lee Garda. Hindi, White Death yung Kylie ata. Ayoko, White Death. White Death ata. Ito yung kay Jonas, Split Samurai. Ayan, oh, One Piece. Yan yung pinaka-favorite kong gawa ni Jonas eh. Oh, One Piece. Split Samurai Banjo. Oo. Oh. Ako rin, yun yung gusto ko eh. Oh, gawin mo na daw ito ulit. Ganda-ganda ng drawing mo dyan, no? Yeah. So, Mangaholics, tapos eventually nakarating din kayo sa issue 1. Kaya naganda ng cover, ang gala ng cover. Sino nag-drawing ng cover natin? Si Borg ba yung nag-drawing yan eh. Sino nag-cover nito? Si Borg. Oo nga. Si Borg. Nakausap ata ni RJ. Tapos nagawan kami ng cover. Napakagaling. Tapos apat na titles ulit kayo dito. Oh, iba na naman yung dalawang title. Si Omnislash lang yung consistent. Oo. Ikaw, tawag nito, Edward, hindi mo talaga inisip na gumawa ng ibang title katulad ng ginagawa nila. Hindi, kasi nag-enjoy ako dun sa ginagawa ko eh. So parang hindi ko gana. Marami akong nalalagay na pwede pang ano sa future. Eh, hindi nga nakakaabot dun. Magpapalit pa. Parang ganun. Ito gawa to ni Eric ulit, no? Oo, si Eric. Kasi in fairness, once a year lang kami gumagawa. Kaya, ang haba-haba kasi nung time. So, nung sa susunod na year, iba ng interest namin. Oo. Oh. Ang ano ko dito, hindi nyo na nilagyan ng date tong issue 1 nyo. baka the following year siguro, 2007. Oh. Nag-Comicon na ba kayo nito? Hindi pa. Hindi, 2008 kami nag-Comicon. Ay, nag-attend sa Comicon. Oo. Oh. Hindi pa hindi. Pala. So, saan niya binibenta to? At bakit meron? Ano ba? So, si Padwick. Hindi mo ba attend na si Padwick eh? Hindi Padwick hindi, pa? Ano? Hindi rin kami nag-table doon. Pag malapit na matapos yung si Padwick. Doon na kami darating. Yung may dala pa tayong malaking bag, tapos alakayin natin pala. Yung barya-barya. Yung during ng Sipad Week, gumagawa kami niyan. Wala kami sa Sipad Week. Or mga one hour before mag-closing, doon kami matatapos. Doon kami makakabenda. Nag-dota pa ata tayo. Kasi nag-dota pa tayo. Sobrang iba yung artwork dito ni Jonas.
Oh. Ano to? One Piece? One remake Piece. Ata yan eh. Remake ata yan ng ano, Split Samurai Banjo eh. Hindi, no, same ano lang yan. Eh, ito, issue same one lang. Same lang. Oh, ganda oh. Oh, parang hindi ko drawing. Iba na yung drawing mo. May meron parang ano, ito. Kumuha ng drawing mo. Ayan, yan, yan. Ayan, gusto ko yung character na yun eh. Hindi ko na nagawa. Ako rin. Favorite ko yung character na yun. Before long. Oo. Ito si, ito yung ano, gawa ni JP. Ano yan. Gawa mo? Ay, yung parang Dark Stalker. Oo, yung parang Dark Stalkers. Oo, oh, ganda o. Parang fighting about, game. Mouse pa yung kulay ko dyan. Oo, oh, diba mouse lang naman yung ano natin oh. Noon? Oo, oh, kung nga ngayon, mouse pa rin yung pinangkukulay ko eh. Dahil dinatamad ako i-set up yung tablet ko. Ayan, ang ganda. Yan yung ginawa ko na walang kwento. Walang dialogue. Walang dialogue. Oh, walang dialogue. Hindi na kailangan. Pang-aangas lang ni JP to eh. Ayan, si JP. Ayan, oh. Oh, long hair pa. Ay, ganyan pa yung buhok niya noon. No? Kaya nag-drawing ito. Siya. Ako. Tapos yung wala dito. Dapat in-invite nyo din yung founder nyo, si RJ. Oh. Ay, yan. Oo nga, no? Wala si RJ. Si ba tawagin? So, yung, ito yung huling ano issue na ginawa nyo na anthology. Oo. So, ayan. Ano yung tawag dito? Original contributors kayong tatlo plus dalawa niyo pang kaklase. Oo. Tapos nagkakaroon kayo ng collaboration with other artists for covers, pin-ups, at mga ganun. Oo. Mostly si Eric tsaka si... Hindi ko nga alam kung paano talaga nakuha sila eh. Basta bigla na lang nandun. Oo, bigla na lang. Bigla na lang may ano, may... Parang wow, ang ganda naman ito. Saan nagalit ito? Ang nakausap kasi ni RJ. Gawin na lang cover, no? Si RJ talaga yung nag-aano. So, yung concept nung anthology nyo based talaga sa mga current na anthology nung time na yun. Ano ba ang current na anthology nun? Mangaholics. Mangaholics. Ano pa ba? Isa, ano lang eh. Yung mga anthology na ganun parang wala laging nagkakasabay eh. So, Mangaholics malamang yun. Oo. Oh. Neo Comics yung kasabay nun. Ah, Neo Comics. Anthology ba yun? Neo Comics? Oo. One to nga. Four. Ayun. Oh, may colored pages pa to. Ayoko nga pala, si Edward. Yung ito, kay Edward. White Death. Ah, oo. Ayun kay Lee. Colored to? Ayoko, yan yung gawa ni Lee. Wala siya. Ayoko. Napaka-avant-garde nito na may colored pages itong indie. Huh? Mura lang yan, alam ko, Edward. Eh. 50 lang din ata. Uy, ayun si Lee. Nasa mga pre-pro sa UST kayo nagpapaprint? Oh, sa Knits. Sa Knits. Sa Knits. Sa Knits. Sa Lords, nagpapaprint sa kayo sa Lords. Hindi kami umabot sa Lords. Wala, hindi na Lords yung oh, si Edward talaga yung pinaka-consistent. Omni-slash pa rin. Hanggang ngayon, slash pa rin. Ano yung mga natutunan nyo nung ginawa nyo to? Huwag mag-cram. Natutunga ba tayo doon? Oh, natutunga. Hindi nyo na ba ginagawa yun? Parang hanggang ngayon, nagka-cram pa rin ako. Nagka-cram pa rin tayo hanggang ngayon. So, yung... Ano tutunan ko kung nasaan na tayo sa cram? Tinuruan kami ni RJ kung paano mag-toning, mag-letters. Instrumental nga pala si RJ sa... Paggawa ng signatures, mga ganun. Oo, yung mga signature. Dapat nga pala, in-invite natin si ano, no, RJ. Nga. Kaso may work ata siya ngayon. May day job. Ano, Siya rin nagturo ng blue pencil, eh. Si Eric ba to ulit? Oo, ata si Eric din ata. Marami pala niya nagawa, no? Oo. Section 6 pala si Eric, eh. Napakagaling nun. Sobra. Eto, sinagawa niya ito.
Ay, siya na yan. Si Yay Tofu. Yay Tofu. Oh, Yay Tofu. Sa ano din namin nakilala si Devya. Oo, sa Team Art magaling, din. Magaling, magaling din yan. Oo. Oo nga, ang ganda. Ang dami pala natin nakuha ang artist nun, no? Hindi ko na nare-realize. Ano, Nalin lang. Ito, JP, isipin ata yung style na ginagamit mo nung pinagawa kita nung una ng digmaan. Ay, oo, ganyan nga. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung itsura nung time na yan. Yung time na, ito medyo parang ano hybrid ng style ni Jonas. Ayun, ano nga, learnings at mga natutunan yung dapat gawin at hindi gawin paggawa ng comics. Tsaka, ayun, Jonas. Kung magko-comics ka, gawin mo dahil gawin mo as a hobby and gusto mo, hindi dahil gusto mo sumikat. hindi mo gusto sumikat. Oo. Kasi eh, chill ka lang. Yun, wala naman tayong pangarap sumikat. Oo, yun nga. Gawa-gawa lang. Ang ano ko nga dito, hindi ko nga alam kung saan kayo nagbibenta before eh. Kasi kung 2008 kayo nag-Comic-Con, ano na yung binenta nyo nung Comic-Con? Section 6. Section 6 pa rin alam ko eh. Hanggang 2010 yun ano eh. Noong 2010, nag-Comic-Con na talaga kami. Oo. Nag-table na kami. So nag-reprint kayo? Yung singles-singles na tayo nun. Hindi, individuals na. Hindi na kayo nag-anthology. Oo, kasi kanya-kanyang title na kayo. Yun yung sa Star Mall. San ba yun? Ay, Star Mall yung 2010. Star Mall yung 2000. Kasi nung time na yun, nauna nang graduate si Edward tsaka si Jonas. Kaya mahirap na mag-anthology kasi kami ni Lee nag-aaral pa kami. So, nung 2010, nag-Comic-Con kayo, ano yung mga nilabas yung title nun? Ako, Black Ninja. Ay, oo, naalala ko yun. Bulat pa rin si, ano, bulat si Doon. Bulat pa rin yung nilabas ko nun. Tapos, doon ko na yun yung Slash, yung parang prequel. Mm-hmm. Aling Slash yung una mong nilabas? Ang dami ng Slash. Yung ano? Yung nilabas niya ni Ayan yung nilabas ko, Black Ninja. Tapos, yan yung ano, yung time na yan kasi na expose ako sa mga European cartoon comics. Tapos ay back to back kami ni ano, eh anthology. Ayaw nga pala no. Oh my god, ngayon ko lang ulit nakita yan. Na-expose ako sa mga back ano. Back-to-back nga pala kayo. Yung artist. Kaya hindi na ako nasa. Hindi ka nila sinali. Ba't nga hindi kasali si Edward dyan? Mahaba na yung akin. Oo, mahaba. Tagal na kasi. Mahaba yung kay Edward. Mahaba yung kay Edward. Ano mo kay Rhea sa asawa niya kung gano'ng kahaba? Oy, pero nakalagay ka pa rin, no? Section C. Slash. So, itong Black Ninja, tinuloy mo rin ba to? Hindi, ganyan lang. Kasi yung sumunod dyan, Puso Negro na eh. Puso Negro na. Yung so, Puso Negro, nakailang issue. Kamusta naman yung reception ng mga tao sa ginawa niyong anthologies? Nalaman ba natin? Wala kaming pake actually. Basta okay yung feeling na, uy, may bumili. Okay na yun. Yun. Masaya nakatuwa na kami kahit dalawa lang or tatlo lang bumili. Kasi parang just being there in the event, parang you're being part of that event, okay na yun. Oo, kaya nga ano eh, nung syempre kasi wala kami table, kaya wala kami pang. Pero kapag may kailangan ka ng bawiing table, doon na yung pressure. Pala. Wala ba so, bali ito, na? Ito Jonas yung unang bulas na lumabas. Oo, parang yan yung unang iteration na ano. May table na yata tayo dyan. Parang, may table kayo noong 2010. May table tayo dyan. May picture tayo nakaupo dyan eh.
Hindi ka naman tayo, kulang kayo. Tinatigan yung sa ano shared na table sa ano, Summer Komikon. Ah, sa Hindi Changi. Oo, oh, Hindi Changi. Oh. Ayun, tama. Hindi Changi ngayon. Tapos yung katabi namin, hina-hard sell yung ano nila, yung libro nila, sinasapawan na yung area namin. Anong grupo to? Anong grupo? Aba, may mental. Mga anime-anime sila eh. Hindi ko na rin tanda yun. Oh, matagal na yun. Sandikada na yun nakalipas. Ang tanda-tanda na kasi natin, Edward. Matagal na. Tanong ko sa inyo. Ayun, tanong ko. Pag nag-anthology ba kayo, nilalagyan nyo ng tema? Wala. Wala. Wala talaga. Walang editorial mandate, no? Parang wala. Walang nag-edit. Kumbaga noon kasi si RJ na yung editor eh. Pero si RJ parang, yung... Pero sinasabihan ba kayo ni RJ na huwag nyo tong gawin, pangit to. Ay, one time nga nag-edit si RJ, siya yung naglagay ng dialogue kay Edward. Eh, lasing siya nun. So, kung ano-ano yung na-type niyang sinabi. Oo, oh, nalala ko yan. Ano-ano na yung na-type. Nalala ko yun. May kalaban na halimaw, tapos babanggit PC shop oh. Ba yun? Anong issue yun? Anong issue yun? Nalala ko yun, yung iba-iba yung nakasulat. Yung may kalaban na skull. Oo. Yung skull yung ulo. Yung sinabi PC shop? Anong PC shop? Ano yata? Yung sunod sa pro, ano? Oh, kasi yung time na yan, ano, ang parang pinakagusto namin i-emulate Shonen Jump. Oo. Kaya, so yung bali, yung pinaka-tema nyo, Shonen oh, talaga. Oo, Shonen. Oo. Parang hindi lang namin napag-usapan, pero given na Shonen yung gagawin. Oo, oh, nahilig-hilig tayo nun saan eh. Mga Shonen. Saka kasi, ano, no, all boys kayo eh. Sa group. Okay. Yung tanong ko dito, where did you sell it? Pero hindi nyo maalala eh. Ang alam ko sa ano, mga event. Yung beginning kasi, wala tayong mga table and shit. Na, pag talagang nilalaku lang. Actually, hindi ko alam na ano yun, na pangit pala yung naglalaku. Ganun. Nakala ko, okay lang. Bawal pala yun. Oo. Siyempre, bata pa naman kami. Di mga learnings, oh, ganun naman yung mga learnings eh. Siyempre, hindi mo naman. Tsaka ano, bawal pala yun. Ang binibentahan lang kasi namin, yung mga kakilala ni RJ. Yung mga ganun naman kakilala nyo, iba naman yung pupunta doon na with the intent na magbenta sa mga strangers na hindi naman kumukuha ng table. Kakaiba naman yun. Kakaibang kapal na mukha naman yun. Parang ang ginagawa kasi ni RJ, kinakausap niya yung mga akilala niya before the event. Tapos meet up na lang, no? Meet up sa event. Siguro doon ko nabili itong karamihan din ng section 6 na mga anthology niya. Oo, malamang. Uso din kasi yung trade nun eh, indie. Yung trade. Trade. Ay, naalala mo nun yung ano? Naalala ko yung sa Starboy na Comic-Con. Parang alam ko yung memory na yun. Sige. Tapos, patapos na yung Comic-Con. Tapos, nagiligbit tayo. May lalaki na kasalamin na bilog. Oo. Tapos, yung buhok niya undercut na, hindi pa uso undercut nun eh. Kaya medyo weird yung itsura niya para sa atin. Naka-undercut siya na nakatali ka tuloy kay Soka. Tapos, yung comics niya, gusto niya daw i-trade. Kasi hindi nabenta. Oo, kasi hindi nabenta. Pero yung pagsagay ko sa comics niya, naka-stapler lang na ano, as in parang report. Hindi siya book format, naka-stapler lang. Naipag-trade ba tayo? Hindi ko na maalala. Alam ko nakapag-trade tayo para okay. Oh, umalis na siya. Para umalis siya. Kasi parang, kung nakikinig man siya, no offense, pero ang freaky kasi, yung para sa akin ang freaky nung hindi ako sanay na ganun. Para kasing halay, mga estudyante, bagong graduate, tapos hindi pa namin alam kung ano yung mga tao, klase ng tao sa ano. Yung mga klase ng tao.
parang nakakatakot kasi na ano, makapag, baka, baka kung ano yung tinetrade niya, ganun. Kasi hindi ko rin maintindihan yung sinasabi niya masyado nung time na yun. Nagilipit na yung mga tao. Pala ano, no? Sexual predator pala. Oo. Tapos, mahirap mag-decline sa offer. Hindi ko maintindihan ano na comics yung binibenta niya kasi yung hawak niya, mga papel na naka-stable. Hindi nakatiklop na gano'n, as in papel lang na in-staple. Literally naka-staple lang. Ano, sa experience, animation yun. Mas nadalian ba kayong gumawa ng comics kung anthology? O mas madali na kanya-kanya na lang kayo? Tapos, para sa akin, mas madali na anthology kasi yung personality ko, mas gusto ko na may mga kasabay gumagawa. Tsaka parang may healthy competition. Parang, uy, maganda yung drawing ni Jonas tsaka ni Edward. Kailangan galingan ko rin yung ano. Parang na-pupush ako magpakagaling sa susunod. Kaya tulad nung kay Lee, naglabas siya ng colored. Tapos parang nung next time sabi ko, dapat ano, maganda rin yung gawa. Siya lang yung may colored dun, bakit kayo wala? Yung time na nakita ko nga, yung parang na ano ako eh. Yung sa anime, yung Masaka. Silang dalawa lang ni RJ yung may colored. Oo. Kasi may colored pati, din siya. Pati pag anthology, mabibenta talaga. Halimbawa, kapan ni JP, mabibenta din yung amin. Damay na yung kasama niya. Damay na. Kunyari, may kakalala si RJ, kasama na kami. Yung colored page, lahat kayo may colored page. Ah, lahat ba? Oh, yan. Oo. Hindi ko tanda. Ay, oo, ayan. Pero black and white sa colored page, sinepia. O, sinepia niya. Oo, naka-sepia. Colored. Tapos si Omni Slash cover yung ginawa niyang colored page. Ayaw nga lang. Alala. Five action. Oo nga, mas maganda, mas masaya nga gumawa ng anthology. Tsaka pag minsan, pag tinamad ka, pag kahit yun nga, kahit tinamad ka, maganda yung gawa ng mga kasama mo. So, tsaka, hindi, tsaka ano, kunyari, tapos na kayo, since magkakasama yung gawa niyo sa isang libro, pa nag-proofread yung isa, mapuproofread na rin yung sa'yo. Pag kayo ba pero gumagawa, pag kayo Edward, gumagawa, hindi namin na-proofread. Pag gumagawa kayo ng contributions niyo, pinapresent niyo ba muna dun sa mga kasali niyo sa mga sa anthology? Hindi, secret. Hindi kasi nung time na yun, walang messenger. Walang Discord. So, hindi mo talaga magkakaklase kayo eh. Oo, pero yun. Anong print na nakakaklase? Tanda ko yun. Ano, tinatanong ko si Jonas kung anong gagawin niya. Sasabihin ni Jonas, secret. Ibig sabihin nun, wala pa siya nagagawa. Wala pa nagagawa. Wala pa siya nagagawin ko. parang ano din, exciting kasi i-anticipate mo na sobrang ganda nung gawa nung kasama mo. So, gagalingan mo rin. Tapos, pag nakita mo, mani-disappoint ka. Hindi naman ako na-disappoint sa gawa. Baka sila na-disappoint sa gawa ko, pero ako hindi pa ako na-disappoint sa gawa nila. Tsaka, tanungan ng ilang page yan eh. Kung pag nag-print na, tanungan ng ilang page. Oo, tanungan ng ilang page, tama. Tsaka ang sarap ng feeling pag yung bagong print tapos makikita mo magkakasama na sila. Oo. The best pa rin yan. Ako kahit gawa na iba tapos pinabuo lang sa akin, natutuwa ako eh. Ayun. Actually, ma-re-recommend ko nga yun sa mga bagong artist eh. Mag-band together. Tama kayo sa mga ibang group tapos mag-try kayo mag-anthology. Maganda ano, maghanap kayo ng veterano. May isang ano, veteran. Oh, may isa kayong veterano. Mga sila Alcala, ganun. Yung tatawagan namin ang kaluluwa ni Alcala. Samahan mo kami sa anthology. Ano kasi, ang ano lang, di ba, may mga, mas madali ngayon magtanong kasi may social media. Oo. Taka hindi naman mga suplado yung mga creators natin. So, kung baka gusto niya mag-anthology kasama si Mang Danny. Kasama natin siya sa table. Nasa iyo pa ba yung drawing niya? Mo? Yung renowing niya? Parang hindi kompleto yung Comic-Con experience mo pag wala ka pang
drawing ni Mang Danny. Oo, pag hindi ka pa din drawing ni Mang Danny. Akala ko pag hindi ka nag-anthology yung pala drawing. Kasi yun din, pag hindi ka pa nag-anthology, parang marirecommend ko sa mga batang creators. One good experience na pagko-comics, lalo na kung hindi ka pa confident sa skills mo, is makipag-band together with other creators. Mm-hmm. Tapos gawa kayo ng anthology. Ang madadagdag ko pa dyan, kung mag-anthology kayo, syempre, nandun na yung mapipil mo na kailangan makasabay ako sa level ng iba. Hindi ako maiwanan. Pero at the same time, wag ka na rin mag-focus sa ganun. Parang isipin mo na lang na na i-enjoy mo na lang na gumagawa kayo ng comic. Makipagkilala ka talaga doon sa mga kasama mo para ma-enjoy mo yung paggawa nyo. Oo. Ganda yun. Tsaka anong tawag dito? Put your best foot forward lagi. Kung ano yung pinakamagaling, maganda mong magagawa. Sa'yo hindi yung isipin mo na ito maganda to para sa ibang tao. Para sa sarili mo. Kaya yung sa mga anthology namin, yung mga gawa ko, kung ano lang yung gusto ko talaga. Kaya iba-iba nga eh. Parang nag-iiba sila lagi ng kasali. Kasi yung ang naisip ko doon, since nasa college kami, yun yung time na mag-explore ng mga style, ng mga technique. Kung may time na mag-experiment ka, doon na. Sa college mo na gawin habang bata ka pa. Kasi naalala ko noon, masipag pa tayo mag-drawing noon. Drawing. Ngayon ba, ano ba ang trabaho nyo? Drawing pa rin. Pero ngayon hindi na kami masyado mag-drawing for pleasure ng sarili namin kasi syempre. Oo, konti na lang. Pagod na. Sa bagay, kasi yun nga yung trabaho nyo eh. So pag nag-drawing kayo para sa trabaho nyo, parang nakakaumay na mag-drawing ulit para sa... At saka ako, recently, mas gusto ko na magsulat na lang. Tapos makikipag-collab ako sa iba. Hindi ba yung collab nyo ni Ni Choknat. Hindi ko pa nga nabasa yun. Hindi nagbabasa ng gawa mo si... Kasi yun si Edward. Hindi ko pa nakuha. Nakipag-collab ako sa iba. Si Edward yung first. Si Edward pa yung first. Edward. I was the first. So, yun nga. Sige, speaking of yung work, ano yung pinagkakaabalahan nyo ngayon? At invite nyo yung ating mga viewers sa mga ginagawa nyo. Kung saan nila makikita yung mga works nyo. Jonas, come on na. Ngayon, ano ba pinagkakaabalahan ko? Wala, work, freelance work pa rin. Ayan ba rin ba yung yung Anything Goes? Anything Goes. Ako, Anything Goes. Anything Goes and Halo-Halo kung ano. pero kung gusto nila makita yung mga personal stuff, manodrawing ko pa sketch-sketch. Ganun din, Jonas Lechuga din sa Facebook. Pero... Sa OnlyFans? Ako, kung meron lang. Ano ba yun? Facebook. Facebook. Oo, yung Facebook page. Yung drawing yung picture, yung drawing ng mukha ko. JP. Ako nagsusulat pa ako ngayon ng meron akong naka-plan na collaboration ulit with Mitzi naman sana. Kaso maraming nangyayari ngayon sa buhay-buhay ni Mitzi ngayon. Tsaka ayun. Mitzi Baez. Ah, okay. Ulit? Kasi yung huli kong collaboration with Choknat San, horror. So, horror ulit? Kaya nyo gumawa ng mga romance yung magang... Horror romance. Ako, horror. May ginagawa akong romance. Si Bang Romance yung ginagawa ko kasi... Pang R18 yan eh. Tapos marami pa akong ibang naisip na kaso walang may maraming time pero walang motivation kasi walang event. Kaya
Totoo naman, nahihirap din na walang event. Edward. Ayun, kaya saan, alam, saan? Di ba may mga Facebook pages ka pala eh. Ayun, ang dami mong links. Oh, Edward. Mababasa nila yung ibang comics ko sa Palabon. Palabones. Palabones. Pala. Palabones. Oo, Palabon. Check nyo yan. Maraming maganda comics doon. Parang may bagong yung mga upload kanina. Yung mga comedy lang na ano. Pangat drawing. Style yun. Katamaran ata. Alam nila ganun yung drawing mo, no? Pero pag ginugel nila, oh shit, ang ganun drawing. Merong ano, may dalawang babae lumapit doon sa table. Nagdo-drawing si JP. Tinanong si JP, gano'n ka nakatagal nagdo-drawing? Tapos, isabi ko ano, simula ng maliit pa ako, tumawa sila. Hindi nila alam yung drawing mo. Oh. I guess yun yung mahirap kay JP eh. Bibida mo yung drawing niya pero yung nasa table yung mga gano'n. Yung ano, yun may naghahanap. May naghahanap na, may naghahanap ng magaling na illustrator katabi mo si JP. Yung si JP, tapos, ito yung gawa. Parang puppet pals. Ay, puppet pals. Dapat naka-an lagi, may naka-ready na ano, pin-up si JP. Marami naman sa pagkatabi ko siya, at least meron sa mga marami siyang gawa. May gano'n naman siya eh. Yung nasa Dubai, yung mga cover ng DS. Sobrang ganda. Meron nga naghanap dati nun, sino gawa ng cover na to? Tapos tinuro ko siya dun sa table ng point zero. Sabi ko, yun dun, yung mahaba yung buhok. Tapos daan ako ng point zero. Pag daan ko dun, lahat nga pala nung mga tao dun, mahaba na yung buhok. Nandun si Paul, nandun si Aaron, nandun si... Parang nang gago lang. Tapos, eh, syempre, yung naka-display lang na gawa niya doon, yung Wanted Zero 7. Oo, Wanted Zero 7. Yung... So, hindi na siya nahanap. Okay lang. You're missing out. Oh, Edward, ikaw naman. Saan makikita ng mga fans mo, ng mga audience natin, yung iyong gawa? Ayun, na-upload ko na yung slash sa ano, sa Tapas, sa Webtoons. Ongoing siya doon. Webtoons. Webtoons ano naman, medyo konti pa lang yung chapter na nalagay ko doon, pati tina-try ko for Pure Color na doon. So, tigil siya ngayon. Ah, so inire-reformat mo talaga for Webtoons gawa mo. Follow niyo si Edward, siya yung pinaka-prolific sa amin. Oh, tsaka nag-ano ka, 'di ba, nag-stream ka? Oo, oh, nag-stream. YouTube. Para lang yun sa mga client na gusto na may stream. Pero ginagamit para, ano. Para makita na nagdo-drawing ka. Oo, parang gano'n. Iba kasi yung ano, binuo ni Edward last year eh. Oo nga, iba yung binuo ni Edward last year. Binuo. Okay. Yung nandiyan. Natutulog. Natutulog. Buti nga nakatulog na eh. Medyo maingay ka. Agising ba? Agising na. Ay, nagpupo daw. Ay, nagpupo daw. Uhuhugasan nga pala ni Edward eh. Ayun na. Lastly, ayun na lang. Advice nyo sa mga comics creators. Na gusto mag-anthology. Kasi anthology yung tema natin. Oo nga. Ano ba? Be mindful sa ano, sa kung mag-anthology kayo, makipag-usap kayo sa isa't isa kung ano yung magiging book design nyo ng libro nyo. Kasi kailangan yung iplano kung ilang pages kayo para walang may iwang blankong page or maghanap pa kayo. Walang black na page. Sa kanina, yung may black lang na page. Ano nga ba may yun? May spread kasi sa atin yun. May spread ba tayo na? Meron dati, ayaw. Alam ko eh. Napaka-importante na kung gusto nyo mag-spread. Bibilangin nyo yung mga ano, yung mga pages. Ayun, tsaka ano, galingan nyo.
Galingan nyo. Huwag kayong tamad. Simulan nyo ng maaga para ma-prepare nyo yung mga dialogue, script, mga panel, mga ganun. Ayun, mas mahabang preparation dun sa comic. Mas maganda. Mm-hmm. Kahit na hindi namin ginagawa. Oo, parang never natin nagawa yun. Pero yun yung tama. Pero yun yung advice. Advice lang yun. Pero hindi pa rin natin ginagawa hanggang. Ayun, kumaga-anthology sila, start with friends. With ano? With friends. With friends. Mas masaya rin talaga. With friends eh. With friends. Akala ko rin friends eh. Alamin niya yung sikat, tapos yun yung gawin niyo. Friends. With friends. With friends. Eh kasi kung... Saka ano, be prepared na, syempre, pag nag-anthology kayo, may isang title doon na mas mapapansin. Mm. Wag niyo mamasamain 'yun kasi yung angat ng isa, angat ng buong anthology. Mm. Oo, ika nga nung ano yung old saying, yung a rising tide lifts up all ships. Oo. Pag may umaangat, pag may baha, lahat ng tae lumulutang. Yan din naman pag may bara. Hindi, yun nga. Pag may bara, lahat ng pangit, makikita. Kasi nga, di ba, rising tide raises all shit? Oo. Yan, tama. Yeah. Ano pa? Wala at saka na. Ano pala, mag-ano kayo, mag-pull sila ng pera. Ah, okay. Ay, oo, pera, pang trip. Maganda mag-invest sila dun sa product nila. Since pinaghirapan nyo na lang din namang gawin. Huwag kami gayahin. Kasi pwede siyang, pag maganda kasi pwede siyang i-reprint tapos paulit-ulit nyo na lang ano yun, hanggang ma-reach nyo lahat ng gustong bumili. Sulit yun. Tapos di ka pa mapapagod. Kasi i-reprint na lang. At saka ano, mamanap kayo ng ipagkagawa ng cover. Para mabawas kayo ng problema. Dapat yung magaling. Yung magaling. Napakaswerte natin at nakuha natin. Na, kaya maano eh, magkandang makapagkaibigan sa ibang mga artist eh. Oh. Okay. So, ano ba? Maraming salamat sa pagpapa-unlock nyo sa pagpapa-interview nitong pag-interview ko sa inyo na patungkol sa inyong anthology na Section 6 at Pro. And para doon sa mga viewers, lalo na doon sa mga students pa lang, sila, nagsimula sila na students. Students, gumawa sila ng comics anthology, tapos binenta nila sa mga events. Tapos eventually, nag-branch out sila ng paggawa ng mga individual works nila. Tapos maganda naman yung naging experience nyo sa pag-anthology, di ba? Oo. Na-try nyo yung gumawa ng comics na less yung tawag doon pressure, less yung pressure dapat ito bumenta. Kasi anything's better with friends, di ba? Tsaka wag pala silang mag-anthology with friends. Wag pala silang ma-demoralize pag nakita nila maganda yung gawa ng isa. Oo. Kasi iba yung mahalik sila, ma-inspire sila. Oh, ma-inspire. Hindi, di pa ganun na. Quits na. Ayawan na. Ayaw ko sa'yo. Magaling paalisin nyo. Paalisin. Parang magkalat kayo ng mga chismis tungkol sa kanya na kumakain siya ng pitos. Mga ganun. Ano, mga nagtitrace lang yan eh. Yo, wag yung gagawin yun yung mag-trace. For practice. Okay lang. Pag gusto niyo, kung may gusto kayong matutunang bagay, wala namang masama sa pag-trace, pag-kopya. Kasi doon ka makakakuha nung mga techniques. Oo. Techniques ng paggawa. Kasi kahit yung mga masters natin, meron akong na-restore na lumang comics. Tapos ang sabi sa akin, yung lumang comics na in-scan ko, pag-aari ng isang lumang master. Hmm.
yung comics kay Kuching. Tapos yung makikita mo doon sa pages nung comics na nare-restore ko, may mga, yung kinokopya niya yung mga mukha. Nagpa-practice yung brush niya. Nagbabrush siya sa mukha. So makikita mo, pinag-aaralan niya. Pero hindi yun yung nilabas niya. Siyempre. So walang masama sa pag-aaral nung gawa ng iba, pangongopya, pag-trace kung hindi mo talaga magets. Pero kasi makukuha mo yung strokes pag nag-trace ka. Pero ang maganda doon talaga is yung fundamentals. Oo. Mag-aral ka ng fundamentals tapos saka ka mag-aral ng gusto mong style na gagawin. Kasi pag solid yung fundamentals mo, kaya mo naman gawin lahat . Basta magawa mo yung basic shapes, pwede mo nang fill up yun. Yung basic fundamentals, yung sinasabi, fundamentals, marunong kang anatomy, marunong ka ng perspective, marunong ka ng proper lighting, yan, mga ganyan. Tapos, saka mo na hanapin yung style na gusto mo. So, uli, salamat sa inyong apat, nawala na yung isa. Okay. Kala ko ako lang ako. Nawala na yung isa, tapos ano na tayo. Panurin nyo yung iba nating mga comics panel. Magpapaalam na kami. Bye-bye. Salamat sa panonood. Bye-bye. Tama. Nawala na ng battery.